Sa bagong sistema ng edukasyon, lahat ay nahihirapan. Dahil sa pandemya ang ating nararanasan, ibang mag-aaral ay hirap sa ganitong kalagayan, ganun din ang ibang mga magulang nakapos sa mga pangangailangan. Madali sa iba, pero mahirap sa karamihan. Ngunit patuloy lang ang nagsisikap upang may maipagmalaki na kinabukasan. Sa online class, kaya nga bang magtagal? Alam kong bago at hindi ito pangkaraniwan, pero kailangan pa rin sundin dahil ito na ang bagong pataparan. Gusto ko lang magbigay ng aking opinion. Gamit nito lang ito, base sa estudyante, magulang at guro na napagtanungan ko. Estudyante ngayon, hirap nang intindihin ang mga lesson dahil ito'y wala ng mga discussion. Pagod, puyat, at pagharap sa mga telepono at laptop ang ating hinaharap. Bawat oras, bawat minuto at segundo ay sobrang mahalaga upang matapos ang mga pinapagawa at tumaas ang mga marka. Pero hindi rin ba nila naisip na kami ay napapagod? Sumasakit na ang aming mga mata sa pagharap sa mga kamera. Nalilito kung anong subject ang uunahin dahil sabay-sabay itong ipapasa. Ibang magulang ay hindi rin makatulong. Hindi makatulong sa mga anak dahil hindi rin nila naiintindihan kung ano ba nga ba ang tunay na sitwasyon ng pag-aaral sa ngayon. Ang iba na may nahihirapan. Nahihirapan sa pabalik-balik na pagpunta sa paaralan upang kunin ang mga module ng anak na sasagutan. Guro may naguguluhan dahil kanilang estudyante noon ay mahirap ng turuan. Paano pa kaya ngayong panahon? Panahong wala ng discussion, panahong lahat ay online. Ito nga ba ang bagong normal? Kung dati-rati, maraming estudyante ang humihinto. Ngayon, mas maraming estudyante ang gusto nilang huminto at wag na lang lumaban dahil sa hirap sa pag-aaral at hirap sa kabuhayan. Sa tingin ko, maraming mga mag-aaral ang nahihirapan sa ganitong bagong klase ng paghahatid ng kaalaman. Kaalaman na sa tiyak ko ay hindi magiging sapat sa mga kabataan. Ang aking lang naman, isipin ang kapakanan ng mga kabataan dahil ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan.